tuloy-tuloy pa rin kahit tatalikot, kinugod-gud nyo. Para sa akin, kasi yun. Pantarayan, para sa akin. Kita-kita mo, Jonah, hindi na nga makatayo si Russell. Hindi, okay lang yun, kasi... So, sinasabi talaga ni ano ni Juna, ni-insist na talaga na Pandaraya daw yung ano ginawa ni Russell, ni Boy Tapang. Ginawa ko sa tama, ginawa ko kahit nino. Ano man ang sakit mo sa sinasabi nilang tool, bro? Ay, sabi mo ay, ako sa So yun na no, sinabi ni ano ni referee na kaya niya ginawa yun, hindi. Okay, nakaayos sila no. Why? May yakapan ba sila? Kiss, kiss. Ayan mga kabunal, ito na naman tayo ang Gasmas TV, nagbabalik. Sa hindi pa nakasubscribe dyan, please magsubscribe na kayo at i-click nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga video nating katulad nito. So mga kabunal, ang gagawin natin is magbigay lang tayo ng reaction video about dun sa reaction ni Juna Renz, dahil daw dinaya daw ni Boy Tapang si Russell. Marami daw mga suntok daw na hindi kinonsider daw ng referee. So tingnan natin ang kanya mga sinabi, kung totoo nga ba na dinaya si Russell ni Boy Tapang. So pakinggan natin. Boy Russell, syempre normal lang yun. Pero syempre doon na ikaw na lang magsalita para kay Russell. Ayun, bali ang sabi ni ano ni Juna na kayang-kaya pa daw ni Russell, sadyang daw na may maling tawag daw yung referee na parang hindi daw kinonsider ng referee, kaya wala na raw nagawa si Russell. Okay, at yung ano, may mga konting mga malik na ugat talaga para sa akin, ha? Para sa akin, kasi nakikita ko, nandun ako. Niyayabos na yung ulo, hawak na ganito, tapos tuloy-tuloy lang. Walang tawat-tawat. So, para sa akin yan talaga, Jonah, pinapat magpatukod siya dito, tuloy-tuloy pa rin kahit tatalikot, kinugod-gud nyo. Para sa akin, yan talaga. Pandarayan, para sa akin. Jonah, ito, real to. Jonah, nakita namin yung laban, walang pandarayan nangyari. So sinasabi talaga ni ano ni Juna, ni-insist na talaga na Pandaraya daw yung ano ginawa ni Russell, ni Boy Tapang, yung maipit daw yung ulo ni Russell dito sa balikat ni Boy Tapang. Para sa akin, as may experience na ako sa amateur boxing, normal ang tagaw na mangyayari yun kapag yung kalaban mo is yumuyuko, tapos pag pati ikaw kung wala ka na talagang hangin, normal ang talaga na mayuyuko talaga yung kalaban mo at dito parang mahawakan mo dito. Pero para sa akin, wala talagang ano yun, wala talagang Pandaraya yun. Meron lang talaga ang mga strategy lang talaga yun, kung sa fighter is isang technique na
technique na pwede mong gagawin para hindi na masyadong makasuntok yung kalaban mo. At sinabi rin ni Kiko Matos na walang pangdaraya. Kahit sino pa ang sabihin nyo, sino pang sabihan nyo dyan na walang pangdaraya sa pangyayaring yun, na siguro hindi lang talaga matanggap ni Juna Rins na ganun ang nangyari kay ano, kay Russell. So malamang kung ikaw naman yung leader ng grupo niyo, tapos meron kang member na makikita mo na ganun, hindi na makatayo, halos inoxygen na lang para ano, para makabalik yung ano niya, yung hininga niya, kasi kinapos talaga siya ng hangin at tapos natamaan pa siya dito sa tagiliran. Para sa akin lang talaga is kulang talaga sa kondisyon si Russell, kaya siguro nagaganon. Makatayo si Russell. Hindi, okay lang yun. Kasi nangyari talaga. Meron talaga. Next. Sa ngayon, titingnan natin ang ano, ang rebut ng referee dahil sa sinabi niya. Kasi sa sinabi ni Juna Rins na parang sinasabi niya na kakampi yung referee kay Boy Tapang, kasi mayroon daw ang ginagawa si Boy Tapang tapos hindi tinawag ng referee na Juan Paul. So parang pinapalabas niya na yung referee is kinampihan si Boy Tapang. So at ating pakinggan kung ano ang rebut ng referee dahil sa mga sinasabi ni Juna Rins. Tingnan natin kung hindi ba na ano yung ayo. Noong una kong kita sa referee, akala ko si Manny Pacquiao, di ba? Ito ko si Manny Pacquiao. Akala na talaga namin si Manny Pacquiao. Kasi kamukha talaga ni Manny Pacquiao yung referee. So, ano? Tingnan natin yung referee. Yung sagot ng referee. Congrats nga pala kay Boy Tapang dahil panalo siya, at congrats din kay Russell dahil pinakita niya talaga ang dugong mandirigma. Kahit baguhan pa lang siya, hindi siya umayaw ng kung wala lang to. Sa bagay, ginawa yung best niya, yung lahat ng makakaya niya. Kumbaga, hindi talaga siya nagpahuli ng buhay, talagang lumaban siya hanggang mamatay. So ngayon, pakinggan natin ang rebut ni ng referee na kamukha ni Senator Manny Pacquiao dahil sa mga sinasabi ni Juna Rins. Congratulations kay Boy Tapang, syempre pero si referee is isa din tong professional boxer, ah. Yan, tama yun, hindi basta-basta ang pusing. Sa mga nangarap dyan, sana buo yung loob nyo. Kailan sa training pa lang, kita nyo na pusigito kayo. Yun! So yun na, no, sinabi ni referee na kaya niya ginawa yun,
hindi na kinaya ni Russell yung mga suntok ni Buitapang kasi naubusan na siya ng ano ng tangke. Okay naman ginawa niya para ano bang pinagkukutak ng butsi ni ano ni Juna rin. Gusto niya ba na mamatay si Juan, si Russell? Gusto niya ba na ilaban hanggang mamatay yun? Eh, hindi na nga makatayo yun. Tapos sinasabi niya pa na pangdaraya, tangina mo. So, para sa inyo na lang mga Busyo Bros, tanggapin nyo, sana marunong kayong tumanggap ng pagkatalo. Dahil yung pagkatalo is part lang yun ng, ano, ng laro. Hindi talaga may iwasan na merong mananalo at saka merong matatalo. So, para sa akin lang, no, wala talaga akong nakikita na pandaraya sa ginawa na teknik ni Buitapang. Ginawa lang niya yung best niya. Salamat na lang si Buitapang kasi hindi eksperyensyado yung kalaban niya kasi sa sobrang gigil niya, nakalimutan niya na 3 rounds yung laban niya. Una round pa lang, gumanat na siya ng gusto. Na nakikita ko sa second round lang, parang ubos na yung tangke niya. Pero iba talaga ang fighting style, fighting spirit ng mga Bisaya. Kahit pagod na ay sumusunod, nakagawa pa rin ng suntok at mga atake. Dahil ano na natalo niya pa si Russell kasi si Russell wala talaga siyang hangin. So ang importante, pagkatapos ng laban is okay na lahat. So tingnan natin, magre-reaction lang video lang tayo sa ginawa ni Buitapang at ni Russell kasi ano na sila, lab-lab. Hindi na sila kawai. Nag-ayos na sila, no? So tingnan natin yung video nung pag ano, magre-reaction video tayo doon. So ito. So kinausap pa siya ni ano no, kinausap siya ni Kiko Matos, tinanong siya kung okay lang ba siya, anong masasabi niya sa laban niya. Okay, nakaayos na sila, no? Why? May yakapan ba sila? Kiss! yun nga, no? Masasabi ko kay Kiko Matos, sa internet lang talaga siya maangas, pero sa totoong buhay, mabait talaga yun si Kiko Matos. Nag-aangas lang yan sa internet kasi kailangan mo talagang mag-aangas sa internet para mapansin ka. Kapag hindi ka talaga mag-aangas, walang papansin sa'yo. So ito na. So, yun talaga ang importante, pagkatapos ng tikunan, pagkatapos ng trastukan at kung anong mga salita yung mga pinagpapalit ng kabilang kampo, yun talaga ang importante. Pagkatapos ng laban, yung galit nyo, doon niya sa ring na yun, wala na yun. Kailangan talaga magkaayos na lahat kasi ang trastok is parte ng pag-promote ng laban yun para mas uminit sa mga tao para sa views, para marami ang mag-aabang. So kahit ganun yun, ang importante nagkaayos na si Buitapang at si Russell at sana maging tropa na sila. So yun yung hinihiling ko sana, na sana magkaayos talaga lahat, no? Mawala na yung away kasi ang pag-aangas at ang mga pagyayabang sa internet ay normal lang talaga yun. Pag nasa internet ka, kailangan mo talagang medyo mag-angas at magyabang ka ng konti
para meron ka din mga bashers. Kasi yung mga bashers, sila yung nagano, sila yung nagpapasikat sa'yo. Kasi kung wala yung mga bashers na yan, eh wala masyadong magpapansin sa mga pinaggagawan mong mga kayabangan. Kaya putang ina nyo mga bashers, mag-subscribe na kayo. Thank you.